guys. Ito na ang tutorial guys sa paano pag auto sizing ng jersey. So first, gawa ka, delete muna natin 'to. Gawa ka muna ng data. Data ng iyong team. Ganito ang kanyang format. Dapat walang laktaw or walang blanco diyan. Bawal kasi siya. Bawal siya merong ganyan. So dapat walang ganyan. Then yung pattern mo, meron ako sample dito, small, medium, large. Since yan nasa layout, quick layout lang kasi to para may may clue lang kayo kung paano ginawa. So ganyan. Then i-arrange niyo ito sa Adobe Photoshop. So arrange niyo lang ang small, medium, large, then yung numbering at short name nila. Yun lang importante. Numbering, short name, at numbering. So, ganito. Yung size is mga, sample ko dito is large. Pwede nyo lagyan ng kahit anong size dyan. Basta, tansyahin nyo lang na dapat hindi siya magtabingi or dapat pantay siya. I-place natin ang medium natin na. So, yan. Medyo tabingi siya, no? Dapat ganyan. So, kayo na mag-explore. Dapat pag-replace ng kanyang size, hindi siya magtabingi. Dapat pantay siya. Then, sa small, tayo natin ang small. Ilagay doon sa mga numbering. Okay. So, okay ang small, sa medium, at sa large. Okay? So, large muna. Large lang ang sample natin. Okay, ganyan. So, ready na ang data mo. Save as natin siya as CSV file. Okay? CSV file. Then, save. Yes. Then, dapat naka-close to kasi hindi mag-error ang Photoshop natin pag naka-open ang data. Close natin. So, punta tayo sa image. Variables defined. So, ipakilala muna natin ni Adobe Photoshop ang mga variables para sa kanyang command mamaya. So, sa back number, ito. Back number. Naka-uncheck yan. So, dapat i-check niyo. I-check niyo yan. Then, kung ano ang back number dito, yun din ang back number sa, meaning, number sa row ng Excel. Naka-row sa Excel. So, sa back number. Then, front number. Front number din sa Excel. Sure name. Yung sure name na nasa Excel. Then, ang size. Ito yung mga sizes. So, fit siya. So, fit lang. Then, ang sa size naman, yung nasa Excel ba yun? Kita nyo? Ito. Ito. Size. So, large, large, medium, medium, small, large, small. So, paano natin ginawa to? So, doon natin kinuha ito. So, yung path lang ang kinapin natin. Diba? So, meron siyang large, .jpg, arrow down mo lang din. Copy mo yung lahat ng path. Then, copy, control C. Then, example, wala pa dyan. No, wala pa dyan. So, paano malaman kung small ba to or large or ano? So, pwede natin lagyan ng small. Large, small, medium. So, ganyan. So, yung kinapin natin is large. Ilagay natin sa large. Then, sa ginawa ko, ginanyan ko lang, ginanyan. Then, so small. Palitan nyo lang ng small. Small. Copy nyo lang yan. So, dapat ang small dito. Paste. Small. Small. Bakit hindi mo? Bakit hindi makopy? Sorry. Small. Copy. Paste. It's large. It's a medium. Medium. Copy. Saan ito medium dito? Okay, ganyan lang. So, delete nito kasi mag-error ang Photoshop. Delete. Then, save as. Yung kanya ginawa ko. So, hindi ko na ito i-save. Okay. So, balik tayo dito sa Photoshop. Yun na. Yung mga define tayo. Then sa pagkatapos ng define, punta tayo sa dataset. Okay? Dataset na tayo. Import nyo lang yung sinave nyo na data. Select file, then CSV, ito data. Okay, automatic, then okay na yan. Then, okay. So makita nyo sa preview. Makita nyo ang preview niya, di ba?
Ganyan. So, kung okay na ang dataset nyo, okay na, okay na, okay na. So, makita nyo na ang kanyang mga preview. Okay nyo lang. Click okay. Then, saving na tayo. So, dito na to sa saving. Paste ni JPEG. And delete natin to. So, blanco pa ang JPEG. So, dito tayo sa file. Export. Then, dataset as file. So, select folder. Select nyo ang folder. Dapat isang folder lang yung design nyo. At mga data. Then, explore nyo lang dito. Then, okay. All dataset. Dapat naka all dataset. Then, ah, hindi pala JPEG. PSD pa. Yun. PSD pa ang save natin. Para, example, example, para ma-edit pa natin. Di ba? Meron kasing ibang surname na napakataas. Dilapros. Ganyan. So, meron pa tayong chance na ma-edit yun. Di ba? Or ma-check. So, since okay na ang okay na lahat, save as JPEG na naman tayo. Okay, save as JPEG. So, blanco ang JPEG folder natin at punta tayo sa script, image processor, then select folder. Okay na yan, select folder. Then, save as, then destination, Likers, then JPEG, select folder. Then, save as JPEG. Quality, kung gusto mong quality 12, medyo mabigat. Medyo mabigat siya, konti, pero high resolution siya masyado nga. Pero sa kung kaya ng computer mo, okay lang. Pero sa akin, medyo mahina ang laptop ko. Tingin ko lang. Then, nanasa iyo kung i-convert to profile ito. Hindi ko pa na-try kasi ito. So, kaya mag-explore. Include ICC kung mayroong ICC nyo ang ginagamit. Then, run. So, tingnan natin na. Blanco to. Run. Okay, mayroon siyang JPEG folder. So, nasali niya ang yung mga blanco na template ko na nasa isang folder. So, delete nyo lang yan. So, okay na. So, JPEG na siya. So, ready to print na to. Okay? Tingnan natin ang data natin. Kung tama ba. Pwede mo na i-close ang Photoshop. Ito yung data natin. Ito yung save. So, delete natin yung mga template. Yung mga blanco. So, ito lang to. 8. Ito. Small, large. Ito selfie. Anong size to? Small. So, small siya. Ito si Dongpan. Large. Yes, tama. Cute. Curry. Small. Small, tama. So, yun lang. Yun lang. Kadali. Kabilis. Okay. Kaya na mag-explore, guys. So, kung may ibang additional na-explore kayo, ibang additional lesson, share nyo din yan. Okay. Thank you.